Humingi na rin ng tulong sa public attorney's office ang iba pang ina na namatayan ng anak sa hazing ng Taogama P. Partikular na dumulog ang ina ng biktima ng Taogama P, Kalayaan Council sa Pakilaguna noong March 20, 2022. Maraming salamat po sa iyo, Tumusa, mga tumutulong sa justice for us. Hindi ko po nila lahat na kayo po ay masama. Ang sa akin lang po, mananagot kung sino po ang gumawa sa aking anak. Sa namaan po ang COVID-19, never nagkasi po ng anak ko, hindi nagkasakit. Tapos ito pong mararanasan niya nang nakita ko sa ospital ng Pakil, bangkay na. Actually po ba, hindi ko po alam ang may mga ganyan na nabubuo paternity po sa kalayaan. Pangalawa po, mga kaibigan po ng anak ko ay mababait na napunta po sa amin. Sila po ay magkakantahan lang po at kumakain at hindi po sila nagtiinuman po. Sa kanyang pagdulog sa PAO, sinabi ni Ginang Maricar Rabotaso na tatlong opisyal pa ng nasabing fraternity nakakalaya na may kinalaman sa pagpatay sa anak niyang si Ray Mark Rabotaso. Magkaanak po ng Mr. at magkaanak ko po ay kasali po dito sa Taogama. Tapos dumating po yung time na ganyan na may naghikaya. Tapos hanggang doon lang po pala buhay niya. Normal po na tamang kasuhan ko po yung ganyan dahil hindi po tama ang proseso ng ginawa sa anak ko. Pinatay man o hindi sinasadya na matay. Bagamat may 12 suspek na ang nakakulong at kasalukuyang nakasampa ang kaso sa RTC 91 ng Santa Cruz, Laguna dahil sa paglabag sa Anti-Hazing Act. Nakasampa na sa RTC 91 ng Santa Cruz, Laguna ang kaso ng Anti-Hazing Act laban sa mga involved sa hazing. 12 ang nakakulong samantalang may inihahabol pa na 3 sasampahan ng kaso batay sa karagdagang testimonya ng mga testigo. Noong March 19, 2022 ay nagpaalam po ang kanyang anak na si Ray Mark Rabotaso para bandang alas 4 ng hapon para pumunta sa kanyang lola na si Nanay Abel. Ayon sa mga testigo, ito rin ang unang araw ng hazing rights ng Taogama P. Kalayaan Council. Noong March 20, 2022, alas 5 ng hapon, marami ng missed calls at chats kay Aling Maricar na isinugod na sa ospital si Raymar na mas kilala sa palayo na RR. Isinugod ang biktima sa Pakil, Laguna at pagdating ni Aling Maricar sa ospital ay patay na ang 18 anyos na anak na si Raymar. 18 years old. Ayon sa medical legal report, ang cause of death ay subdural hemorrhage secondary to blood head trauma. Base sa medical legal report, subdural hemorrhage secondary to blunt head trauma ang ikinamatay ng batang Rabotaso. Ayon po sa medical legal report ng regional 4A forensic group, nagkaroon po ng pagdurugo sa kanyang utak dito po sa bahagi sa may likuran sa parietal at occipital lobe, dito po banda yun, sa itaas at dito sa likuran. At nagkaroon ng sugat po sa kanyang ulo, hematoma. So ito ay namuulo doon sa ulo, ang tama niya ay dito sa bandang gitna. So ito ay galing sa blunt trauma. Ito po ang kanyang immediate cause of death, pinamatay. Ayon din po sa the same medical legal report, ay meron nakitang mga pagdurugo sa puso, sa baga, sa dalawang kidneys, at doon po sa kanyang lapay o sa pancreas. Yan po ang kadahilanan ng pagkamatay ng biktima. At ayon po sa impormasyon na nakala po namin kahapon ay meron akong finding of probable cause doon sa tatlo pa na sila Simeon Rabin Mercado, siya po yung chairman, Richard Demaranan Jr., the vice chairman internal,
at Bernard Rabotaso, Master Welder of the Whip External, na di umano ay ang nag-organize ng hazing. Ayon kay Pau Chief Persida Acosta, mabigat ang parusa sa mga pumapatay ng walang dahilan. So kaya hindi nagpo-prosper at nagtatakip-takipan. Nagtatakip-takipan. Tigil na to. Tumulong na mga schools. Jed, tulong na kayo. Piskal, judge, mga nasa Congress, lahat kayo tumulong na. Tigil na to. Tayo na lang ang bansang may ganito eh. Tayo na lang. Mayroong pag-prosper at may justice pa ngayon sa desisyon, pinababa pa sentensya sa reckless imprudence. Kasi nasabi ko, hindi ka pabayaan to. Ano to? Intentional to. May crime na serious physical injuries, 30 days sa napabiling, less serious, 10 days or 15 days sa back, slide, crime yun ah. Oh, ngayon may special oh. Sabihin na natin malong prohibitong yung anti-hazing law. Eh bakit hindi ipairal? Sa mga yan, dapat ipairal na ng mga hukom at piskal. Habang buhay na pagkabilang ko, nakakulong na habang buhay dyan, titigil yung mga yan eh. Imagine po, anak mo, hindi mo pwedeng kurutin sa ayon sa Republic Act 7610, Anti-Child Abuse Act. Hindi mo pwedeng paluhin ang anak mo, pwede ka makulong. Ito, di ka ano-ano, pupukugin ka. Sabi ng isang writer, kasalanan daw nung nagpa-hazing. Alam mo ng bata, napapatayin siya. May nagsabi pa, mapapatay ka dyan. Of course, wala. Ang pangako dyan, protektado ka sa pag-aaral mo. Dami mga teacher tayo, professor, member natin. O, protektado ka, wala nang bubuli sa'yo pag nalamang member ka namin. Astig tayo dito. So, puro maganda ang pangako. Sinabi bang, bubugbugin ka namin. Mamamatay ka sa pagkakalasok-lasok ng labat mo, lamang loob mo. Wala. So, crime to. Alfredo Patriarca, so, online news. Yung ginagawa na ito, kaya dapat matigil to. Tumulong ang mga ano, at dapat shed nga ang nagkasalita kayo, hindi ako eh. Shed! Kalinangan News TV.